So, ito na mga karakart. Ito na yung hinihintay ng buong Pilipinas, ng buong mundo. Ito na nga. So, sobrang nakakatakot na talaga. Ayan. So, nagsanib-pwersa na ang mga Kristiyano at Muslim sa Davao City. Ayan. At ayon sa kanila guys, ito na yung umpisa ng people's power. So, ayan. Sobrang nakakatakot na ito. At para sa mga Duterte supporter, ito na yung hinihintay nila guys. So, paano yan? Paano yan mga kaloyal, mga loyalista dyan ni BBM? Paano yan? O baka nangatog na rin kayo. Kasi hindi lang Kristiyano ang nandun, kasama ang Muslim, kasama yung mga retiradong Armed Forces of the Philippines. Ito yung video guys, panonorin nyo. At panoorin ang full video coverage ng SM9 News Channel kung saan hanggang ngayong gabi, hindi nagpapatinag ang mga taga Davao City at tuloy-tuloy na nagra-rally at sumama na ang mga kapatid na Muslim sa Mindanao. Narito panoorin ang full video. Tonight is the night. AFP, pumunta na kayo dito sa mga kaibigan natin Duterte. This is the night. Davao is the next EDSA. Davao is the new EDSA. Tonight, tapusin na po natin itong mga pag-aabi ng mga pulis na ito. Pinidap po kami dito. Hindi kami pwedeng lumabas. Yung mga abogado, hindi rin pwedeng pumasok. This is kidding. Nananagot kayo sa taong bayan. At ngayon, nagsasalita na ang taong bayan. Nagulat sila sa nangyari ngayon. Hindi nila mapagilan to. Nagulat sila dahil ito po sinisi silip po. Puno na ang harap. Puno na po ang harap ngayon. This is the time. Mga Kadabaw, mga tao dyan sa Mindanao, pumunta na po kayo ngayon. Ngayon na pong gabi. Ayan po, nakikita nyo si Mama Ana. Ito po, meron ng sasakyan. Yes. Meron na po tayo dyan. Ito po ang KOJC. Ito ang Pilipino. Ito ang mga nahapi. Nagsisisigaw na. Pumunta na po kayo ngayon. Yes. At tama po sa uli, no? At kami pin po ay nananawagan sa mga tao na nasa Maynila, sa Luzon, at Visayas, kung saan mang lugar, kahit sampo lang kayo, lumabas po kayo. At i-Facebook nyo po, i-post nyo that you are joining the people's solidarity tonight to call on Marcos Jr. to step down and let us now redeem our country at itigil na ang karahasan at inustisya at panggagahasa sa karapatan ng mamamayang Pilipino na ngayon ay sinisimula nilang gawin dyan sa Kingdom of Jesus Christ at idideklara pa nila ang martial law sa Davao at lulupigin ang mga pamilya Duterte para manatili lamang sa poder ang Marcos government na ito. Ngayon, tuloy-tuloy na ito.